Kailan kayo nag-meet ni Zainab? Yun na. February 2023. Paano kayo nag-meet? Sa common friend. Pinakilala sa mga common friend. Ayan. Pero kasi, nung time na pinagkakilala kami, pabalik din kasi siya ng Japan. So, February 25 kami nagkakilala. Pabalik siya ng Japan ng March 2. So, ganun lang kabilis. 1 week lang. Para isang linggong pag-ibig. Yeah. Pero hindi naman kasi siya yung Lunes to Linggo. Hindi naman ganun. Kumbaga, tatlong beses lang kami nagkita nun. Tapos yung mga pagkikita namin is yung talagang mga saglit lang. Yeah. Kasi gusto niya talaga akong makausap, ganun. Noon, gusto niya akong maka-hangout, makilala, gano'n. Hindi ko naman in-expect na parang okay lang yan, aalis din naman yan. Ako naman kasi matagal na rin ako single noon, a year mahigit na din. So, ayun, nag-try ako. Hindi ko lang sineseryoso nung una titin kasi, ay, paalis yan, basketball player yan. Parang feeling ko, oh my God, baka madali na naman tayo ng mga loko-loko. Ilang years ka na nagbabasketball? 4 years at pala pong mag-basketball na po ako. Oh. Yeah, athlete talaga siya. So, parang ikaw, ang pagbabasketball sa'yo, that's like your life. Opo. Okay, so, nung sinabi sa'yo, papakilala sa'yo si Zainab, kilala mo na siya noon, hindi pa? Hindi po talaga. Hindi mo naririnig ko si Zainab. Actually, ang pagkasabi, papakilala kita sa friend ko. So. Hindi pangalan ko. Oo. Tapos nung nagkakilala na kami, hi, hello, ganyan, bumalik na ako sa side ko, sa team ko. Lumapit siya, hiningi niya yung number ko. Tapos nagpalitan kami ng Instagram. Yung Instagram na binigay ko sa kanya, hindi Zainab Haraker. Nagbigay ako sa kanya ng dump account. Hindi ko pinakilala kung sino ako agad. So binigay ko sa kanya as ano lang ako. Kilala niya yung pangalan kung Zainab ako, pero hindi ko binigay yung official na kung sino ako dito sa atin. Bakit ka lumapit, hiningi mo yung number niya? I knew something in me na-infatuate ako. Maganda po naman talaga siya. Nabigali naman ako sa kagandahan ko. Attractive talaga siya, di ba? Unang kita mo, maganda talaga eh. And ako, di ko talaga expect na makikilala ko po siya. Kasi matagal na rin po ako single. Mas matagal siya ng single kaysa sa akin. Almost 3 years po talaga. Ah, para sa isang basketball player, single, 3 years. Decision yon or parang napaso ka ba dun sa last relationship? Medyo malabo po yung last relationship. For me po, kinailangan ko i-fill yung cup ko ulit. Gusto niya buo siya. Okay. Tapos, nung pumasok siya sa buhay ko, sinasabi ko sa kanya, hindi ako okay. Kaya matagal bago naging kami. Lagi ko nga biro sa kanya, toxic era ko to. Ganyan ako. Honest ka kasi naman. Kanya, honest po talaga siya doon. Yes, sobrang honest ko talaga sa yung kanya. Yung warn niya, grabe. Trust issues. Daming beses ko siyang sinusubukan i-cut off bago pa yung official na kami. Sinabi niya yun sa'yo. Yeah. Sinabi niya naman po talaga. Very honest naman po talaga siya nararamdaman niya. Pag betrayed ka, if you're betrayed in a relationship, may paranoia ang isang babae. Yes, araw-araw reminder na kukuha niya sa akin, ate. Ayun. Oo. In-earn niya yun. Pinagtrabahuhan niya talaga. Kahit na alam niyang hindi ako kompleto, hindi ako buo, hindi pa ako okay on my own, hindi niya ako binitawan. Kumbaga, pinasok niya yung pinakamaliliit na karayong para lang makapasok sa buhay ko. So sabi ko, worth it din naman na pagbigyan yung taong wala namang ginawang kasalanan sa'yo. Parang napapatingin na ako sa sarili ko na parang ako na yung nagiging maling tao dahil sa mga taong gumawa sa akin ng mali.